Hello everyone, hello Mark, I'm Jill. Welcome back again to my channel. Hello everyone! Welcome to the channel. Nandito naman po inyong lingkod. Hello everyone! Nandito naman po inyong lingkod. Miss Nika Gabriel Lopez. Hello mga kachismosa, mga kasaw-sawera. Andito na naman ang inyong lingkod, Nika Gabriel Lopez, upang makatid sa inyo ng kapiranggot na kwentuhan ungkol sa isyong pumutok sa social media kamakailan lang. I think medyo late na yata ako sa issue nito, but I feel so interested. At talagang nakakapagod kasi walang customer today. So, dito ako sa work, guys. So, ayan na. Pag-uusapan at talakay natin kung ano ang issue nito. Kasi alam ko naman na marami ang makaka-relate nito. Even myself, I slightly relatable, but in a different ways. So, ayun na nga. Ang issue kasi ay it's all about kina Ate Gay and Melanie Vice. Kung saan itong si Ate Gay ay humingi ng paumanhin niya kay Melanie Vice kasi nga raw nasaktan itong si Melanie Vice sa pag-post ng name niya with a figure amount. Okay? So ayan, but prior to that issue, ang pinakapunot duro talaga nito ay ang dahil nga ika nga ni Ate Gay ay naprovoke daw siya sa isa sa mga bashers dahil binatikos ang kanyang post na saad nga niya doon sa post, guys, na itidelete ang mga Facebook friends na panayreklamo sa gobyerno. Kaya inintriga ito ng mga netizens at mga bashers na tila si Vice Ganda ang isa sa tinutukoy sa post na yun. Dahil hindi naman talaga kaila na bukas ang its showtime host sa paglabas ng kanyang saloobin sa pagkukulang ng gobyerno sa mamamayan. Kaya sinabihan si Ate Gay ng isa sa mga bashers, guys, na walang utang na loob. Sanay aadi na lang daw siya tinulungan at namatay na lang daw sana siya. Kaya dahil sa bash na yan ay na-provoke siya, kaya napilitan siyang nilabas ang mga tumulong sa kanya with the figure amount at isa na doon si Melanie Vice with the amount of 20K. At yun naman ay binanata ng mga bashers at kinestyon kung bakit 20K lang binigay na tulong kaya siya ganito, mayaman naman si Melanie Vice, marami naman siyang pera, kaya ito'y nakarating kay Melanie Vice at talagang, of course, nasaktan. Nasaktan siya ng lubusan, guys. Kaya ito ay naglabas siya ng saloobin sa isang segment sa Showtime at nilabas niya ang kanyang statement kung saan ay ito ang kanyang sabi. Tumulong na nga ako ng kusa. Ayaw ko nga magpa-acknowledge kaya hindi ko na sinabi. Pero yung nilabas mo ang pangalan ko tapos inocry pa ako, bakit 20K lang ang binigay mo. Nasaktan ako kapag hindi ka tumulong ang sama mo. Pag tumulong ka naman, kwe-questionin ka pa. Bakit yun ang tinulong mo? It hurts. Humingi naman agad ng paumanhin itong si Ate Gay with the help of OG Diaz na siyang naging tulay din sa pagtulong. Actually, guys, naging okay na po ang lahat. This issue has been solved and pero yun nga lang, hindi naman talaga maiwasan kasi diba sa social media ay marami pa rin naglalabas ang chismis. But anyway, kahit naman kayo dyan ay siguro ay may mga experience din na gaya nito or maybe ibang sitwasyon nga lang about sa pagtulong. So magandang pag-uusapan natin to or talakay natin to about sa pagtulong. Kayo po ba ay pag kayo ay tumulong, gusto niyo ba na i-acknowledge kayo or i-post talaga ang names with the amount? Siguro kanya-kanya naman tayo ng opinion or pag-isip. Yung iba kasi feel nilang ipaalam lahat. Sa lahat na sila ay tumulong, yung tipong showy sa lahat para ma-recognize talaga sila na sila ay nakatulong. Ang iba naman ay pasikreto lang. Ayaw naman nila na ma-acknowledge or ayaw nila magpa-acknowledge kasi sapat na sa kanila
na sila ay nakatulog. So ako naman, based on my experience, so sa ibang sitwasyon naman ito guys, one time kasi may tao, kilala kong tao na tumulong sa akin at ayun nga, pinautang ako, tapos yun nga ang sakit yung pinagchismisan ka sa ibang kaibigan na naghihirap na daw ako. Kaya binigyan daw niya ako ng pera. Pero guys, utang yon. Pero ang sabi niya, bigay daw. Oo, nagpasalamat ako at nagpapasalamat ako kasi nakatulong siya kasi napautang niya ako. Ang masakit na kasi doon ay yung tinulungan ka pero ichichismis ka pa, mali-mali pa. At super paglo-lockdown talaga ang nangyari, di ba? So, para lang masabi na angat siya sa'yo. So, ang sakit, masakit sa part ko yun, guys. But anyway, okay lang po sa akin yun at naiintindihan ko naman yun kasi malawak naman ang aking pag-uunawa. So, ang pagtulong naman din kasi ay walang amount yan. As long as, you know, galing sa puso at doon din naman sa mga tinulungan, ay magpasalamat na lang at wag nang questionin kung bakit yun lang, kung bakit yun ang amount na itulong sa iyo. Magpasalamat na lang tayo at may tao pang may puso at handang tumulong sa atin. So pag ako din naman kasi pag tumulong ay gusto ko lang naman pasikreto, ayaw ko lang talaga na ma-acknowledge or acknowledge pa ako. Alam mo, pasasalamat lang ay sapat na sa akin yun. Yun na naman importante eh. Mas masarap kasi na isipin na maririnig mo sa ibang tao na ikaw ay tumulong. Hindi yung ikaw mismo sa sarili mo na i-acknowledge at ipangalandakan mo sa lahat, lalong-lalo na sa social media, na ikaw ay tumulong. I am not saying na mali yung mga tao na nagpo-post sa social media na about sa pagtulong or nakatulong sila. Pero for me lang naman in myself, ako kasi yung tao, hindi yung showy. So, ayun lang. Ayun nga, mabalik tayo dun sa quote ni Mimi Vice. So, ang quote niya is, pag di ka tumulong, parang ang sama mo. Pag tumulong ka naman, ki-question pa, bakit yun lang ang tinulong mo? Kayo, pabor ba kayo sa sinabi ni Mimi Vice? Yes, for me, may point talaga siya sa sinabi niya. Actually, both parties naman ay may kanya-kanya talagang rason. Kahit di naman si Ate Gay, di rin naman talaga niya intensyon na questionin ang tulong ni Mimi Vice dahil malaki ang kanyang pasalamat dahil natulungan niya siya. Pero, of course, maling-mali talaga siya sa ginawa niya dahil sa nagpa-apekto nga siya sa bashers. At alam naman natin na, you know, once tinira tayo ng mga bashers, ng netizens, kahit di ka pa public figure or public figure ka man, pag na-touch ang ego natin or na-provoke tayo, guys, sasabog at sasabog talaga ang issue. At also, be aware na rin tayo na sa mga pinupost natin. Kailangan, we should have to think the consequences before you post. Sana may napulo tayong leksyon dito, guys. So, hanggang dito na lang. Tandaan nyo, ang pagtulong ay walang katumbas na halaga as long as galing sa puso at marunong tayong rumispeto sa mga tumulong at pagpasalamat. At sa mga tumulong naman, huwag manumbat, bagkus magpasalamat din dahil sa ikaw ay mas lalong bibiyayaan ng may kapal. Salamat sa mga nandyan na nanonood at nakikinig. Hanggang dito na lang. At maraming salamat sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Please don't forget to subscribe, hit the bell on. You can comment down below and of course, share this video. God bless you all. Love you. Bye.